hindi ko natapos ang bahaging ito sa isang video at alam kong marami pa tayong dapat maunawaan tungkol sa bagay na ito. Ito po ang Jesus and the Sinners at ito ang pangalawang bahagi. Nais kong balikan ang mga ilang katotohanan na ating naunawaan sa nakaraan. Ito po yung ating natuklasan tungkol sa pakikitungo ng Panginoon sa ilang makasalanan. Ang una ay alam natin na ang Panginoon ay mahal niya ang lahat, yung sinasabi ng John 3:16 na siya pong ginamit na pambungad sa nakaraan. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan at dahil ang tao ang nais niyang iligtas ay siya ay nagkatawang tao. Hinandog niya ang kanyang sarili hindi para sa iilang tao na katulad ng inaakala ng marami. Ang sabi ng Juan 2:2 ay sapat ang kanyang dugo para sa katubusan ng sangkatauhan. Iyan ay gawa ng Diyos na nangangahulugang wala siyang pinipiling tubusin kundi para sa lahat ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Subalit ito ay umeepekto lamang para sa mga naniniwala sa mga sasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Nais man ng Diyos na maligtas ang lahat katulad ng sinasabi sa banal na kasulatan. Subalit, niloob ng Diyos na may bahagi ang tao at yan ang paniniwala o pananampalataya sa kanyang bugtong na anak. Dito sa TBTI ay lagi nating alalahanin na kapag sinasabing kaligtasan, ay hindi po agarang iniisip natin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos, kundi ang kaligtasan sa kasalanan. Kasalanan na siyang problema ng sangkatauhan. At dahil nga, nasa kasalanan tayo, iniligtas ng Diyos ay meron po itong tatlong bahagi. Stages. Ang kaligtasan sa kabayaran ng lahat ng ating kasalanan sa nakaraan, ang pagliligtas sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng kanyang biyaya o ng banal na espiritu na siyang kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. At ang huli ay ang pagtubos niya sa atin dito sa lupa sa presensya ng kasalanan. Yan ang mga nakikita natin sa banal na kasulatan na justification, sanctification, and redemption. Ang pangalawang katotohanan ay ang nakita natin na ang Panginoon ay kalimitang nakikitungo lang ng matagalan sa mga makasalanang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At siyempre mula na rin dyan ang pamimili ng Panginoon sa kanyang naging alagad. Sinabi ko rito that Jesus can only intermingle with people who repented from their sin sapagkat meron po tayong narinig na ang Panginoon ay kaibigan ng mga makasalanan. At yun po ay ipinaliwanag ko sa nakaraan na binanggit ng Panginoon sapagkat yun ang akusasyon sa kanya ng mga relihiyosong tao sapagkat nakikita nila na ilan sa mga ito ay maniningil ng buwis. Galit po ang mga Hudyo dyan at ganun din ang mga prostitute at yung tila mga walang appetite sa Diyos. Hindi sila mga relihiyoso. At yan ay makikita natin sa pagpili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Ipinaliwanag ko na mula doon sa sinabi ng Panginoon, "You are my friends if you do what I have commanded you." Kung ano ang isang kaibigan. Ang isang kaibigan ay nauupo ito na kasama ang kanyang mga kaibigan, kumakain na kasama ang kanyang mga kaibigan at nakikigawa sa kanilang mga gawa na labag sa itinuturo ng Biblia. Ginamit ko ang awit, kabanata 1, talatang 1, na sinabi doon, "Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of mockers, nor stand in the way of sinners. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night." Diyan ay makikita natin na ang mga taong ginawang matuwid ng Diyos ay pinagpapala kapag hindi sila nakikiupo sa mga gumagawa ng mga bagay na laban sa Diyos. Ang prinsipyong iyan ay daladala pa rin kahit sa bagong tipan. Nasa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 1 Korinto 5:11, ay sinabi niya na ang sinasabi kong huwag ninyong pakisamahan ay ang mga taong nagsasabing sila'y Kristiyano subalit nakikiapid, nandadaya, nangangalunya at bumanggit pa siya ng mga ilang kasalanan.
na nangangahulugan na ang mga pinabanal ng Diyos, bagamat hindi tayo kumukondena ng mga makasalanan o ayaw magsisi o hindi sumasampalataya, ay dapat ay hindi tayo nakikigawa sa kanilang mga ginagawa. So unawain niyo po ito, ha, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, "You are my friends if you do what I have commanded you." At yung dalawang binanggit ko sa awit kabanata 1 talatang 1 at sa 1 Korinto 5:11 ay pinagbabawalan ang mga pinabanal ng Diyos na makigawa sa mga gawa ng mga hindi mananampalataya. Kaya't diyan ay makikita natin na ang mga nakahalubilo ng Panginoon ng matagal na mga makasalanan ay sila yung mga nagpakita ng pagsisisi mula sa kanilang mga dating buhay. Sila ay nagpakita ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at ang Panginoon ay nagpasimulang makihalubilo at kumain na kasakasama sila. Ang ating pang-apat ay hindi naman tinatanggihan ng Panginoon ang mga makasalanang nag-iimbita sa Kanya. Halimbawa ay ang katulad ni Simon, yung Pariseo, na ipinakita ko sa inyo sa Lucas Kabanata 7, na kahit ang mga Pariseo ay kalaban o kinakalaban ng mga ito, ay hindi tinanggihan ng Panginoon ang paanyaya ng Pariseong ito. Ipinakita ko rin sa inyo na hindi itinaboy ng Panginoon maging si Nicodemo na ang pasilansya nito sa kanyang tinitirahan. Ginagamit ng Panginoon ang mga pakikipagtagpo sa kanila para sana sila ay maakay sa landas ng buhay. At doon ay maoobserbahan natin na hindi po nagpapakita ang Panginoon ng pakikipagkompromiso sa kanilang mga ginagawang kasalanan. Mahalaga pong maunawaan natin ang katotohanan iyan. Kung ang Panginoon man ay lumalapit sa mga hindi pa nagsisisi, ang sadya niya ay maligtas sila sa kanilang kalalagayan. Ang bagay na yan ay dapat nating obserbahan sa tuwina na ang Panginoon ay nagkakaroon ng pakikipagtagpo sa sino mang makasalanan sa Biblia. He never compromised with them by not telling the truth. Mamaya po ay makikita pa natin yan sa halimbawa na nandito sa ating pag-uusapan. Ang panglima is that the honest and humble repentant person, sinner, draws Jesus closer to them. Makita natin yan sa buhay ni Pedro nang sinabi niya sa Panginoon, "Lord, away from me, I am a sinful man." Ang Panginoon ay lalong lumapit kay Pedro sapagkat yun ang mga hinahanap ng Panginoon, yung mga honest sa kanilang mga sarili, hindi yung matuwid o nagmamatuwid para sila ay tanggapin at pakitunguhan ng Panginoon. Makita rin natin ang bagay na yan doon sa lalaki na nakasama ng Panginoon na nakabayubay sa krus. Ang isa sa kanila ay lantarang inamin ang kanyang masamang buhay at yun ang tumanggap ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesukristo. At ang isa pang katotohanan is that he sides with the repentant sinner than the religious pretentious. Sabihin ko na lang na ganito, mas ninanais ng Panginoon ang makihalubilo sa mga itinuturing na talamak sa kasalanan subalit nagsisisi at doon sa mga nananatiling relihiyoso na inaakalang matuwid sila at hindi nila kailangan ng Panginoon. Isa pa sa mga natutunan natin ay ang pagpapalayas ng Panginoon sa mga demonyo mula sa tao na wala ng kakayanan na gawin o pagpasihan ang kanyang sariling kalooban. He was invaded by the demons. Ay hindi niya na kailangang sumampalataya sa Panginoon. Na nangangahulugan, the Lord is willing to help the sinners who are unable to help themselves. Isang aral ang magandang makuha natin dyan na kapag ka merong mga ganyan na inaalihan ng mga demonyo, ay huwag na nating himukin na sumampalataya sa Panginoon. Dahil kalimitan kapag ka sila ay mga demon possessed at sobra-sobra na ang mga demonyo na nananahan sa kanila, ay wala na sila sa tamang kaisipan, ang kanilang mga pananalita ay hindi na kanila, na kung kausapin man natin sila ay huwag tayong magtiwala sapagkat baka ang kausap natin ay ang mga demonyo sa kanila. Mayroon na po akong mga ilang karanasan katulad niyan. Salamat sa Panginoon sa mga experience na yon. Nakakalungkot lang na ilan sa mga ito sa ngayon ay hindi ko na nakikita ang nagpatuloy sa Panginoong Hesukristo.
At ang isa pang bagay na natutunan natin sa nakaraan is that when a sinner takes a step to draw closer to God, the Lord is much willing to draw closer to that person. Makita natin yan doon sa prodigal son, na kapag ka ang isang makasalanan ay nagpasyang lumapit at manumbalik sa Panginoon. Sabi ko nga, sa isang hakbang patungo sa Diyos, ang Diyos ay hahakbang ng 10 patungo sa makasalanan. Yan ang mga ilang bagay na natutunan natin sa nakaraan, at alam ko na kung inyo pong panuorin at nagsulat kayo, ay malamang ay bibigyan pa kayo ng Panginoon ng mga ilan na insight higit dito sa aking nakita. At nawa yan ang inyong ginagawa na kahit hindi ko nababanggit, mga kapatid, ay nagkakaroon kayo ng idea na tinatawag nating insight sa ating pag-aaral na idadagdag ninyo. At masasabi ko na yan ay personal na pangungusap ng Diyos sa inyo. Karagdagang kaalaman o kaya sa aking mga nababanggit ay nasasalamin natin ang ating mga buhay. Kaya't babalikan natin ang mga ilang tao na nakasalamuhan ng Panginoon. Sila po ay mga makasalanan at nawa ay matututo tayo sa bawat isa sa kanila. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang lalaki na lumapit sa Panginoon. Ito po ay isang mayaman na ang mga ebanghelista, si Mateo, si Marcos at Lucas, ay magkakaiba po ang kanilang sinasabi. Ang isa ay sinabing siya ay mayaman, ang isa ay sinabi siya ay young man, at ang isa ay sinabing siya ay guro ng kautusan. Ang lalaking ito ay kusang lumapit sa Panginoon. Lumapit ito na may tamang katanungan sa tamang tao. Ano po ang kanyang katanungan? Sinabi niya sa Panginoon, "Lord, what must I do to inherit eternal life?" Hindi ko alam kung ano ang motibo niya kung magpakitang gilas sa Panginoon, maari, o kaya ay naghahanap talaga ng katotohanan tungkol sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Maaring isa sa dalawa, subalit makikita natin ang katanungan yan ay napaka-importante para sa bawat isang tao. Nawa po ay tinatanong ninyo yan sa inyong mga sarili kahit kayo ay Kristiyano na. Maaring ibang katanungan na hindi katulad ng eksaktong katanungan ng lalaking ito, maaring ang katanungan natin ay magmamana na ba ako ng buhay na walang hanggan o ano pa ang kakulangan sa aking buhay? Ano pa ang kailangan kong gawin? At yan po ay mga magagandang tanong na tila nag-evaluate tayo sa ating sarili. Hindi yung kampante tayo na akala natin ay dahil sumampalataya tayo sa Panginoon, ay didiretso na tayo sa buhay na walang hanggan. Having a question like those keeps us in a humble state. They eliminate pride. Isang katanungan pa, mga kapatid. Ito kayang nagtatanong na ito ay nag-i-expect ng gusto niyang sagot mula sa Panginoon. At ang isa pa ay tatanggapin kaya niya ang sasabihin ng Panginoon sa kanya. So huwag po ninyong kalimutan yung mga description ng mga ebanghelista. He was a young man, he was rich, and he was a teacher of the law. At alam natin, ang isinagot ng Panginoon ay obey the commandments. Dalawang bagay po yan, mga kapatid. Bilang isang Hudyo, at alam ng Panginoon na walang pumapasa doon sapagkat inaakala ng taong ito, kung titingnan natin, ay pumapasa siya sa kautusan. Na yan ang maririnig natin sa kanyang sinabi. Na nagtanong, "Lord, what commandment? I have done all these things since my youth." Bumanggit ang Panginoon ng mga ilan mula sa moral law, sa Ten Commandments, na yun ang kanyang may pagmamataas na inangkin na nagagawa niya na. At dahil doon ay naisipakita sa kanya ng Panginoon na hindi niya nagagawa o natutupad ang kautusan ni Moises. Na sinabihan siya, "Then go sell your possessions, give it to the poor, and then come and follow me." Bigyan po natin ng pansin ang sagot ng Panginoon. Alam natin na halimbawa ang 10 utos ay nababahagi sa dalawa, love the Lord your God and love your fellow man. Na siyang inangkin ng taong ito na nagagawa niya. And so, yung sagot ng Panginoon o yung sinabi ng Panginoon, "Then go sell your possessions, give it to the poor, and then come and follow me." Nang ibig sabihin ay kung ang Diyos ay mahal mo,
siya ang iyong tunay na Diyos, ibenta mo ang iyong ari-arian. At kung mahal mo ang iyong kapwa, ay ibigay mo ito sa mga nangangailangan. Yung inuutos na yan ng Panginoon na gawin niya, ay makikita natin na hindi niya nagawa sapagkat ang totoo ang pera ang kanyang dinidiyos. At yung pag-angkin na mahal niya ang mga tao ay walang katotohanan sapagkat ang mahal niya ay ang kanyang sarili. Kung bakit idinagdag ng Panginoon ang then come and follow me, ay tinitingnan ng Panginoon kung totoo siyang mananampalataya at naniniwalang siya ay anak ng Diyos at ang Mesiyas. At isa pa yun sa napatunayan na hindi siya sumasampalataya sa Panginoon at hindi niya kayang gawin ang ipinapagawa sa kanya. Marami pang katotohanan tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. Subalit, makikita natin ang katotohanan na inaalok ng Panginoon ang kaligtasan para sa lahat. Ganun pa man ay wala siyang kapangyarihan para pilitin ang bawat isang makasalanan sa kanyang desisyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang desisyon sa kanyang buhay. At tandaan ninyo na ang hinamon ng Panginoon sa taong ito ay yung kanyang Diyos-Diyosan na tila hindi niya nakikita. At anumang Diyos-Diyosan na meron tayo sa ating buhay, sinisigurado kong yan ang hahamunin sa atin ng Panginoong Jesucristo. Anumang bagay na pinagkakatiwalaan natin, sarili natin, sarili nating katalunuhan, sarili nating pamamaraan, sarili nating katwiran, nais ng Panginoon na lahat ng iyan ay isuko natin at magpasya tayong magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya. Nawa ay nakakuha tayo ng isa o dalawa o tatlong mga katotohanan mula sa makasalanan ito na hindi pumasa sa pamantayan ng Panginoon at idagdag pa natin ang malaking pagsisising magaganap sa Kanyang buhay pagdating ng araw. So Jesus cannot save those who have gods in their lives. Jesus cannot even save those who will not decide to follow Him. Ang isusunod natin pag-uusapan ay nasa Lucas Kabanata 19. At ito ay isang tao na palagay ko ay narinig na natin, marami na tayong napakinggan ng mga pangangaral tungkol sa kanya. Siya po si Zaccheo. Basahin ko lamang na mabilisan ang bahaging ito ng Lucas 19:1-10 upang muli tayong mapaalalahanan tungkol sa kwento ng taong ito. At ang sabi, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zaccheus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zaccheus, come down immediately, for I must come to your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter. He had gone to be the guest of a sinner. But Zaccheus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, Today salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham, for the Son of Man came to seek and save that was lost. Si Zaccheus po ay Hudyo. At sa tingin ko, siya po ay matalino at may pinag-aralan na kung saan ay makikita nating nakapasok bilang empleyado ng gobyerno ng Roma. At siya po ay hindi simpleng empleyado. Siyang nangangasiwa sa lahat ng mga maniningil ng buwis. Alam ng gobyerno ng Roma na kailangan nila ng mga kapwa mga Hudyo ang kailangang maniningil sila ng buwis, protektado ng kanilang gobyerno. Kahit makikita natin na katulad ni Mateo ay maniningil ng buwis, pero itong si Zaccheo ang kanilang tagapanguna. At ang sabi nga ng ilan, he was a chief tax collector na katumbas ng BIR commissioner. He was the head of that department. So, heto po ang gobyerno ng Roma
kinuha si Zaccheo at si Zaccheo ang naglalagay ng kanyang mga tauhan sa iba't ibang lugar para ang mga Hudyo ay madaling makapagbayad ng buwis. Sinasabi po ng ilan na ang gobyerno ng Roma para makasingil ng madali ay kailangan nilang magbigay ng kota. Unang-una po ay kay Zaccheo. At si Zaccheo naman ang mag-disseminate nito o magbigay nito sa kanyang mga tauhan. Alam ng mga Hudyo na ang mga taong ito ay nandadaya. Malamang ay dahil meron silang autoridad ay pwersahan din na dinadagdagan ang kanilang paniningil ng buwis sa mga Hudyo. Kaya nga't nung makita ng mga tao na ang Panginoong Kristo ay pumasok sa bahay ni Mateo, ay ito rin ang kanilang sinasabi sa kanya. He has gone to be a guest of a sinner. Tandaan natin ang katotohanan ito, mga kapatid, na lahat po ng mga maniningil na buwis ay galit ang mga Hudyo sa kanila, na kung makita lang ang mga taong ito doon sa templo ay pwede na nilang batuhin. Alam nila na sila'y mga mandaraya, at alam ng Panginoon yan na sila'y mga mandaraya. Diyan ay makikita natin sa pamamagitan ng kayamanang nalikom nitong si Zaccheo. Kaya itong si Zaccheo bilang isang Hudyo ay hindi na po nakakapunta sa templo. At mula dyan ay makikita natin ang isang katotohanan sa kanya. He was a sinner missing God. There is a longing of God in his heart. Diyan ay nakikita po na kapag kayoong mga tao ay lubusan nating ihiwalay sa pagkareligyoso o paggawa ng anumang bahagi ng relihiyon, ay mas madali nilang ma-realize na sila ay nasa kadiliman. Ano po ang ibig ko sabihin diyan? Halimbawa, bakit pinalayas ng Diyos si Adan at si Eva sa hardin ng Eden? Pag-iisipan natin, it is a type of judgment, but it was a judgment para ma-realize ng mga taong ito, si Adan at si Eva, na sila ay nasa kadiliman at maghanap sila sa Diyos. Yan din ang dahilan kaya sa New Covenant ay may batas na i-excommunicate natin ang mga hindi nagsisisi o namumuhay ng hindi tama. Halimbawa, kapag may nagkasala laban sa atin at pinuntahan natin at ayaw niyang makipagayos, magdala tayo ng dalawa o tatlong saksi at pagkatapos ay mapapatunayan nila na ayaw pa rin niyang makipagayos ang sabi ng Panginoon, ay ituring natin siyang pagano. Pero ang bagay na yan sa ating kapanahunan ay wala nang gumagawa. Yan din ang ipinag-uutos ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians 5 ay sinasabi niya na ihiwalay natin ang mga tao na gumagawa ng mga kasalanan, mga tao na nagsasabing sila'y mga Kristiyano pero hindi nag-aayos ng buhay. I think 1 Corinthians, bagamat yan ay mula sa 1 hanggang 11 o 12, ay makikita natin ang katotohanan na dapat sana yung mga ayaw magayos ay lubusan nating ilagay sila sa kadiliman para isang araw ay maghanap sila ng kaliwanagan. At dahil si Zaccheus ay totally hinadlangan sa templo, ay nare-realize niya sa kanyang buhay na may kulang. Sabi ko nga, kahit siya ay mayaman na hindi na ibibigay ng kanyang kayamanan ng lahat ng mga hangarin niya sa buhay, higit sa lahat ay ang kagalakan ng presensya ng Diyos. Ang problema ng ating kapanahunan, maging sa ating mga churches, dahil siguro hindi maunawaan kung kadiliman o kaliwanagan ang ating mga iglesia, pagdating sa katotohanan ay gray tayo. Kaya naman ang mga tao dyan, kahit lukewarm, ay hindi nila nakikita ang kanilang kalalagayan sa buhay. At yan ang katotohanan tungkol sa maraming iglesia, lalo na kung hindi natin ginagawang pamantayan ng kabuuan ng salita ng Diyos. They never recognize that they are in darkness or they are in the light. And many Christians are enjoying a dim light na lalong nagdulot sa kanila ng pagiging relihiyoso at hindi nila alam ang kaibahan ng totoong naglilingkod sa Diyos at ang totoong nasa kadiliman. Naunawaan ba ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? The sinners must be put in darkness so that they will try to find the light. Pero kung yan ay ilalagay mo sa isang lugar na siya ay nakakaaninag pa rin, hindi niya kailangan maghanap ng kaliwanagan. At ganyan ang kalalagayan ng maraming Kristiyano sa ating kapanahunan.
Hiwalay si Zaccheo mula sa kaliwanagan bilang Hudyo. He was outcast from the Jews and was forbidden to attend the temple. And so he knew he is in the darkness. Kaya nung makakita siya ng pag-asa sa pamamagitan ng Panginoon, na malamang ay napapakinggan niya na yung kanyang dating tauhang si Mateo ay iniwan ang kanyang malaking kinikita at naging masugid na tagasunod ng Jesus na ito, nagkaroon siya ng interes. At ang Panginoon, kapag ka nakakakita ng interes na totoo sa mga makasalanan, ay malamang iiwanan niya ang madla, mga madla na sumusunod lamang sa kanya dahil sa kanilang pangangailangan, ginagawa siyang celebrity at doon siya sa tao na naghahangad ng kaliwanagan. Alam natin na dito sa ating binasa, Jesus was passing through Jericho. Jericho was a city. Alam natin ang kwento niya doon sa Joshua chapter 5. Tandaan niyo yung salitang passing through. Ibig sabihin ay hindi siyang sadya ng Panginoon. Pero dahil nakakita ang Panginoon ng isang tao na interesadong interesado sa kanya, ay pinospon niya yung kanyang lakad, di ko alam kung saan, at sinabi sa taong ito, "Zaccheus, come down immediately for I must stay in your house today." Ikaw ay taong interesado sa akin, mananahan ako na kasama mo. Ipopospon ko yung aking ibang lakad alang-alang sa iyo. Yan ang ipinapakita ng Panginoon kapag ang isang makasalanan ay nagpapakita ng masidhing interes sa kanya. Tatanggihan niya ang madla, ipopospon niya ang kanyang lakad, ang kanyang appointment, alang-alang sa mga tao na masidhi ang interes sa kanya. Meron ka bang masidhing interes sa Panginoon o isa kang relihiyoso? Kontento na na-admire mo ang Panginoon, para kang bahagi ng madla, na masaya lang na sumusunod sa Panginoon sa malayong lugar, masilay ng Panginoon ng konti, tapat na sa kanya. Dahil todo po ang saya nitong si Zaccheo, ay nagpusa siya na sinabi sa Panginoon, "Look Lord, here I give half of my possessions to the poor." Ito yung sanhi ng matagal na pagkahiwalay ko sa Diyos, and I need to get rid of them from my life. This has been my God's. Lord, isusuko ko sa iyo to. Bahala ka na sa kalahati. Hati tayo, Lord, ha? Kasi baka singilin pa ako ng mga nadaya ko. And Lord, I will be obeying the law. Batas po yung kapag ka ikaw ay nandaya, ibabalik mo ng 4 beses. At alam ni Zaccheo yun. So makikita natin, hindi po siya isang ignorante na Hudyo. He knows the law of Moses. He was an intelligent man. And now, by having an encounter with the Lord, is very obedient. Didn't make him disobedient. He loved God, and so he loved the people. At nakita ng Panginoon sa kanya ang Abraham-like faith. Sinabi ng Panginoon, "Today, salvation has come into this house." Obviously, this man is a child of the man of faith, Abraham. Punta tayo sa susunod na tao na ating o-obserbahan, at ito yung babae sa John chapter 4. The Samaritan woman, tatawagin ko siyang the hiding sinner. So pwede po pala ninyong pag-isipan kung ano ang itatawag nyo kay Zaccheo. Pwede nyo siyang tawagin the short man with the very high faith. Bahala po kayo. Pero itong babaeng ito ay tinatawag kong nagtatago dahil sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Ang totoo ay alam niya at alam ng mga tao na hindi siya nabubuhay ng tama. Pero isa rin po siya na tao na hindi ignorante sa mga salita ng Diyos. She claimed to be a descendant of Jacob. At inaangkin niya yung pangako kay Jacob na darating ang araw na may magmumula sa kanya na magtuturo sa kanila ng maraming bagay. Very few Jewish people have that understanding. Alam natin ang pag-asa ng mga Hudyo ay yung darating na magliligtas sa kanila sa kanilang mga kaaway. Pero ang taong ito ay alam niya na may darating na magtuturo sa kanila ng kakaiba sa turo ni Moises. Isa sa mga bagay na naobserbahan ko sa Diyos ay kapag ka nakakakita siya ng kauhawan sa tao, ay kinakatagpo niya ito. Kung siya man ang nagbibigay ng kauhawang yon, hindi ko alam. Yan ang paniniwala ng marami.
Pero alam ko na pinapahintulutan ng Diyos ang mga hihirap na pinagdadaanan sa buhay natin ay upang maghanap tayo sa Diyos. At kapag ka nakita ng Diyos na uhaw tayo sa Kanya, darating siya, katatagpoy niya ang kauhawang ito katulad ng nakita natin kay Sakeyo. So ito yung makasalanan na hindi lamang uhaw sa tubig, uhaw siya sa pagkilos ng Diyos. At ito ay alam ng Banal na Espiritu na malamang ay siya rin nagudyok sa Panginoon para sa araw na yan, yung lugar na kanyang tinatanggihang daanan ay kailangan niya ng dumiretso. Ito ang unang pagkakataon na pinangunahan niya ang kanyang mga alagad sa lugar na ito, kaya ang kanyang mga alagad ay nagtataka na sila ay pumunta roon. Kaya dumating ang pagpapanagpo ng uhaw na ito sa Panginoon. At ang Panginoon ay gumawa ng hakbang para makausap ang babaeng ito. Isang aral po yan tungkol sa evangelism na hanggat maaari ang mga Kristiyano ang mag-i-initiate ng pag-uusap. At kung tayo naman ay binibigyan na ng Diyos ng hudyat sa pamamagitan ng nauuna ang mga unbeliever na magsalita sa atin, ay dapat mangyari sa atin ang sinasabi ng 1 Pedro 3.15 na maging handa tayo lagi ang pag-asa na nasa sa atin. Always be prepared an answer, to give an answer to the hope you have. And so the Lord initiated the conversation. Maari mo ba akong bigyan ng tubig upang makainom? At ang sabi ng babae, ikaw ay Hudyo at ako'y Samaritana, bakit ka nang hihingi ng tubig sa akin? Alam na alam ng Samaritanang ito na hindi sila pinakikituhan ng mga Hudyo. At diyan ay pinasimulan ng Panginoon na tugunan ang kanyang kauhawan. Pero isang bagay na makikita natin dito, mga kapatid, ay kailangang makita ng babaeng ito ang problema sa kanyang sarili. That she has been living in adultery. Kaya nung nagkaroon siya ng interes sa mga sinasabi ng Panginoon ay ginawang pagkakataon ng Panginoon na ungkatin na ang itinatago nitong buhay. Go call your husband. I have no husband. At ang sinabi ng Panginoon, tama ang sinabi mo na wala kang asawa, subalit lima na ang iyong kinasama at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Hindi nangimi ang Panginoon na ilantad siya sa kaliwanagan. At dahil doon ay tuloy na siyang umamin sa kanyang kasalanan. Dahil dito ay naging daan ang babaeng ito upang ang kanyang komunidad o ang kanyang barangay ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Iwanan ko po sa inyo ang pagkakataong ito sapagkat marami pa po tayong tatalakayin tungkol sa mga nakahalubilo ng Panginoon ng mga makasalanan. At nawa sa buhay ng taong ito ay makakita pa kayo ng maraming katotohanan na siya naman ninyong ibahagi sa ating discussions. Ano ba ang mga nakikita pa ninyo tungkol sa pakihalubilo ng Panginoon sa babaeng ito? At pupunta tayo sa susunod, ito yung babae na nahuli sa pangangalo niya sa John chapter 8. Basahin ko lamang po sa inyo ang panimula ng kwento tungkol sa babaeng ito sa John chapter 8 beginning verse 1. But Jesus went to the Mount of Olives. At dawn, he appeared again to the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, this woman was caught in an act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Ituloy ko na po hanggang verse 11. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, Let anyone of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time. The older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you? None, sir. She said, Then neither do I condemn you, said Jesus. Go now and live your life of sin. Ako'y naniniwala na ang babaeng ito ay nahuli talaga sa akto ng pangangalo niya. Tandaan niyo yung salitang madaling araw at dawn.
na nangangahulugan ay it's either na ang babaeng ito ay nandoon sa bahay ng lalaki o yung lalaki na sa kanyang bahay. At dahil siya ay inoobserbahan ng mga Pariseo to condemn her, alam nila na ang babaeng ito ay gumagawa ng karumaldumal. Marahil ay may nagsumbong sa kanya o tungkol sa kanyang ginagawa. Pero sa tingin ko ay talagang huling-huli siya ng mga Pariseo sa kanyang mga ginagawang pagkakasala. Hindi nga lang natin alam kung bakit hindi po kasama ang lalaki. Hindi natin alam, baka yung lalaking yon ay malakas ang kanyang impluensya sa lipunan o kaya'y mayaman at nakapagbigay siya ng suhol sa mga nakahuli sa kanya at siya ay pinakawalan. Sinabi ko po yan sapagkat sa batas ni Moises ay hindi ka pwedeng magharap ng iisa lang ang iyong hinuhuli. Kailangan ay kasama dapat yung isa. And so even Jesus, who knows that adultery is punishable by death, ay hindi niya pwedeng gawin ito sapagkat meron pong kakulangan. Kaya nga't sinabi na lamang niya doon sa mga nakahuli sa babaeng ito na kung sino man ang walang kasalanan, na yan ang nagbibigay sa atin ng kaisipan na alam ng Panginoon na totoo ang akusasyon sa kanya. Sino mang walang kasalanan ang siyang unang babato. At makikita natin na unti-unti ay nagalisan ang mga taong ito. Pero isang bagay na nakikita ko sa babaeng ito ay tila umaamin siya at handa na siyang mamatay sa pagkakataong yan sapagkat totoo ang iniharap na akusasyon laban sa kanya. Kung hindi po, sana ay malamang ay umalis na rin ito nung nakita niya na wala nang mga nag-aakusa sa kanya. But he stood there with Jesus. Isang bagay mga kapatid na makikita natin dito is that Jesus came not to condemn but to give life. The religious people already have stones in their pockets and in their hands. Jesus never have a stone. And by the wisdom given by the Holy Spirit, ay sinabi nga ng Panginoon, ang walang kasalanan ang siyang unang babato. At mula roon ay unti-unti nagalisan ang mga tao hanggat sa walang naiwan sa kanila. At ang sinabi ng Panginoon o tanong ng Panginoon sa babaeng ito, has no one condemned you? Na parang malamang ay sinasabi ng Panginoon na you are worthy of condemnation, I know that. Pero ang remarkable na sinabi ng Panginoon ay yung neither do I condemn you. Ganun pa man mga kapatid, kahit binigyan to ng Panginoon ng pagkakataon, ay sinabihan pa rin siya, humayo ka, iwanan na ang iyong pagkakasala. Isa pang katunayan na alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. So, i-apply natin sa ating buhay ang bagay na ito, mga kapatid, na kung meron tayong ginagawang kasalanan, we are worthy of condemnation, but the Lord is giving us chances. Not a chance to continue with our sinning, but a chance to change our lives. At yun ang mahalagang challenge ng Panginoon sa babaeng ito. Binalikan kaya ng babae ang kanyang ginagawa? Patago-tago pa rin kaya siya na gumagawa ng kasalanan sa mata ng mga tao? Kung ginagawa niya ang mga bagay na ito, ay siguradong hindi siya makakaligtas sa tunay na hukom ang Diyos pagdating ng araw. Minsan pa, mga kapatid, ay titingnan ninyo kung ano pa ang inyong madadagdag sa kwentong ito ng isang makasalanan na kung saan ay pinalaya ng Panginoon mula sa kanyang kamatayang pisikal. Subalit sa kalayaang espiritual ay nasa sa kanya pa rin ang pasya sa kanyang buhay. Ano ang mga nakikita niyong pakikitungo ng Panginoon sa makasalanan sa bahaging ito o sa kwento ng buhay ng babaeng ito? Isa pang pupuntahan nating kwento ay yung kwento ng mga nakasama ng Panginoon na nakabayubay sa krus. Kakaiba ang encounter na ito sapagkat pare-pareho silang nakabayubay sa krus. Tatlo po sila. Ang sinasabi ng mga sumulat tungkol sa kwento ng bagay na ito, ang dalawang ito ay mga kriminal, mga insurrector. At ginawa ng mga sundalo ang bagay na ito upang patutuhanan ang kanilang gagawin na ang Panginoong Jesucristo na kahit wala siyang kasalanan ay ibinilang na makasalanan. Kasama siya ng dalawang ito. Pero ang titingnan natin ay kung paano niya pinakitunguhan ang dalawang ito na masasabi natin na grabe sa pagkakasala. So ang conversation po ay pinasimulan ng lalaki na kung saan ay nais lamang niyang maligtas mula sa kanyang physical na paghihirap. Na sinabi sa Panginoon, kung ikaw ang Mesiyas,
Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ganyan ang buhay ng mga tao, sinusubukan lang ang Panginoon. Prefer nila ang kanilang pang-physical na kaligtasan kaysa sa walang hanggan. Kaya sasabihin ko sa iyo na kung ang hangad mo lamang sa mundong ito ay pakinabangan ng Diyos sa iyong mga temporaryong pangangailangan sa mundong ito, you are like that criminal. But there was another sinner who rebuked him sa kanyang sinasabi sa Panginoon. At ang sinabi sa kanya, bakit mo inaalimbura ang taong ito? He believed that Jesus was a man. At sinabi pa niya, tayo ay dapat lang magdusa sa krus na ito sapagkat tayo ay makasalanan at ang taong ito ay walang kasalanan. Hindi ko alam kung paano niya nakilala ang Panginoon. Alam niya na hindi makatarungan ang mga tao at hindi makatarungan ang mga Romano sa kanilang mga ginagawa. Malamang ay binasihan nila si Barabbas na kasama nila, na kaibigan nila, na ipinagpalit sa kanya. At ang sinabi niya sa Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. And that was a great faith. Grabe ang pananampalatayang iyan. Why? Because he believed that Jesus has a kingdom. And that his kingdom is not of this world. Alam niya na hindi na sila makakababa sa krus na yon na mabubuhay pa sila. Malamang ay alam niya ang patakaran ng mga Romano na lahat ng nabayubay sa krus ay mamamatay. Pero ang kakaiba sa makasalanang ito ay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na naniwala siya na siya ay Mesiyas, tagapagligtas, merong kaharian, kahit ng Panginoon ay mas grabe ang kanyang kalalagayan, malamang ay naghihingalo na siya sa pagkakataong yan. Sa dami ng sugat na kanyang tinamo sa kanyang katawan, ay unti-unti nang nauubusan ng dugo. Alam ito ng makasalanan. He was a killer. But he believed in the Lord Jesus Christ and gave him a plea. Lord, I am a sinner. That is a word of repentance. Please remember me when you are in your kingdom. That is a faith in the Lord Jesus Christ. And the Lord said to him, today you will be with me in my paradise. Man, we cannot get down here alive anymore. But I will assure you, because you have repented and has believed, you will be with me in paradise. Matutuwa po ako, mga kapatid, na kung kayo ay magkakaroon ng mga ilang insight tungkol sa bagay na ito. Kaya iiwanan ko po ang kwentong yan sa inyo ng ganito. Anong nakikita niyong pakikitungo ng Panginoon sa taong ito o doon, maging doon sa kanyang kasama? Sapagkat parehong maaring katulad natin yung isa o maaring katulad tayo ng pangalawang ito. Yung isa ay concern niya ang temporaryong bagay sa kanyang buhay at ang isa ay concern niya ang kanyang pangwalang hanggan na malamang ay pagod na rin siya sa kanyang mga ginagawa sa buhay. At dahil tayo po ay mga nasa Bible school, nais ko kayong palalahanan. And I believe you are believers. Mga mananampalataya kayo. Nawa po ay napakinggan na natin yung bahagi ng ecclesiology na kung paano nakikitungo ang Panginoon sa mga mananampalataya. At dahil tayo ay mga mananampalataya, mahalagang malaman natin yon, marinig natin yon. Bakit po? Sapagkat katulad ng nabanggit ko sa pasimula, ang ikalawang bahagi ng ating kaligtasan ay sanctification. Ang kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan, we must have to overcome our sinning. Pero ang nais kong makita natin dyan ay yung concern ng Panginoon sa pagkakasala ng kanyang mga pinili at yan ay makikita natin sa Revelation chapter 2 and chapter 3. The sinning believers. Sapat ba na i-claim lang natin ang dugo ng Panginoon para sa kabayaran ng ating kasalanan? Mahalaga po ang bagay na yan, na tayo ay naniniwala na sapat ang dugo ng Panginoong Kristo para sa ating mga nagagawa pang kasalanan kahit tayo'y mananampalataya na. Subalit alalahanin din naman natin na binigyan tayo ng banal na Espiritu na nananahan sa atin upang tayo ay bigyan ng katagumpayan sa ating mga pagkakasala. At yun ang isang bagay na pananagutan natin. We must have to believe that as we believe that the blood of Jesus Christ is enough to cleanse us from all our sins and unrighteousness. But we also must have to believe that we have the grace of God to enable us to overcome our sinning. Kaya kung pag-iisipan natin kung paano pinapakitunguhan ng Panginoon ang kanyang mga pinili,
mga nagtataglay ng banal na espiritu, kung paano niya pinakikitunguhan sila, ay malalaman natin yan sa chapter 2 and chapter 3 ng Revelation. At alam natin, hindi siya natutuwa sa ating mga pagkakasala, sa halip ay pinapatalikod niya tayo mula sa mga ito. At dapat nating gamitin ang kapangyarihan ipinagkaloob sa atin ng banal na espiritu para magtagumpay sa kasalanan. Tapos na po tayo dito sa ating pinag-uusapan, Jesus and the Sinners. Una natin pinag-usapan yung mga makasalanang nagsisi at pinakitunguhan ng Panginoon o kaya ay mga sumampalataya sa Kanya, pero dapat din nating makita ang ating sarili bilang mga mananampalataya na maaari nating tawaging nagkakasala pa o nananatili sa kasalanan. Muli, magandang araw po. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. God bless po sa ating lahat.